Okay, isang magandang araw sa inyo mga kabutinting. Welcome back muli sa aking YouTube channel, Garjo Mix TV. Sa araw nito mga kabutinting, no, gagawa ko tayo ng isang DIY na tools. DIY na tools na napaka-importante o kagamit-gamit lang lalong-lalo na sa mga tubiro. Sa mga tubiro mga kabutinting. Sa mga pagkakabit ng mga puset. Mga puset, lalong-lalo na yung mga cobra type na mga puset, yung mga puset na nakakabit sa kitchen sink, yung mga sink na stainless na mga lababo, yun po yun ang pinaka-problema sa atin mga plumber pag tayo'y nagkakabit ng puset, lalo na pag tayo nag-iisa lang, no? Dahil unang-una, masikip yung area, masikip yung pagkabitan. Pangalawa, kailangan may tagahawak doon sa taas dahil hindi mo siya mahigpitan ng maayos kung ikaw lang mag-isa. Kaya mga kabutingting, bibigyan ko kayo ng isang DIY na tools na pwede nyo rin i-apply, pwede nyo rin gayahin sa inyong mga tahanan o kung sa, lalong-lalo na sa mga kapwa ko, mga tubiro din. Kailangan nyong gumawa ng isang special tools na kagaya ng gagawin ko ngayon. Kaya samahan ninyo ako mga kabutingting, no? Hanggang sa matapos ang ating video. Pero bago ang lahat mga kabutingting, no, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my channel, Garjo Mix TV. Pakihit na rin po yung notification bell para magiging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video na tutorial o ano pa mang aking mga ibinablog sa pang-araw-araw na pwede rin yung mapakinabangan o pwede rin niyong matutunan kung inyong panoorin. Kaya samahan ninyo ako mga kabutingting, gagawa ko tayo sa araw na ito ng isang DIY tools. Ang tools na ito mga kabutingting niyo ay tinatawag ko siyang puset tools. Bakit puset tools? Dahil yung tools na ito hindi mo siya magagamit sa ibang bagay, kundi sa puset lang talaga, lalong-lalo na dun sa mga puset na ginagamit sa mga kitchen sink. Kaya samahan ninyo ako mga kabutingting at umpisahan na natin. Okay mga kabutingting, ito ang kailangan natin. Kung meron ho kayong PPA mga kabutingting, yung ganitong klase na tubo, ang ibang tawag nito liso pipe. Sa amin naman dito, ang mostly na tinatawag ito ay PPR pipes. Yan. Di uno po ang sukat nito mga kabutingting, no? Medyo malaki siya ng konti. Hindi yung pangkaraniwan na ginagamit natin sa bahay. Ito ay PPR. Matibay po ito siya. Na klase ng tubo. Pwede siyang pang hot and cold na tubo. Okay. Yan. Meron na ako kasing pinutol dito. Kahit wala pang isang dangkal. Yan yung ganyan lang kahaba mga kabutingting, no? Huwag masyadong mahaba. Kasi kung mahaba na rin kasi ang gagawin nyo, sasayad na rin yan dun sa pit trap ng lababo kung magkatapat po yung pagkakabitan nyo. Kaya kailangan yan, maiksi lang. Ganito lang kaiksi. Yan mga kabutingting, no? Ang gauna ho natin gagawin mga kabutingting ay ganito. Step by step ko pong ituturo sa inyo para maintindihan nyo ng gusto, no? Yan. Guguhitan ho natin ito rito. Yan. Nang apat. Ngayon, para mapantay natin yung pagkakaguhit niyan, gagawa ho tayo ng pattern. Yan. Kumuha kayo ng isang papel. Kagaya nito. Yan, papel. Kahit anong klaseng papel, basta papel. Yan. Yan. Okay. Sundan nyo na lang maigi mga kabutingting, no? Ngayon, ibilog nyo rito, ipaikot nyo yung papel pag ganyan. Yan. Yan. Kailangan maiksakto lang yung papel. Meron na kasi akong kinating dito kanina. Maiksakto yung bawat dulo, magkatugma siya, ganyan. Ngayon, puputulin mo na lang siya. Pagkatapos yan, kung makakuha na kayo ng ganito, tutupiin nyo na lang pag ganito, hatiin nyo na pag ganyan. Tapos hatiin nyo pa uli ng paganito. Yan.
Okay, nasundan nyo ba mga kabuting ting? Simple lang yung gagawin natin pero napakalaking bagay ito mga kabuting ting kung meron kayo nito sa bahay. Lalong-lalo na sa mga kapwa ko mga tubero, no? Pagkatapos yan, yan, dito balik tayo. Katapos dito, guhitan nyo dito, yan, sa bawat kanto ng ating tinupi. Para palatandaan yan mga kabuting ting, yan. Meron na siya. Tsaka nyo ngayon lapat dito sa tubo. Yan. Pagkalapat nyo sa tubo, bawat may guhit, guguhitan nyo rin dito sa taas. Yan. Dito naman. Tsaka dito sa kabila. Yan o. Tsaka dito sa bila. Yan. Kung makikita nyo, meron na tayong apat na guhit. Yan. Apat na guhit. Ang kasunod nyan, mga kabuting ting, ay mag-adjust lang tayo. I-adjust lang natin siya ng kunti. Ipipihit natin yung papel. Pipihit natin ng mga 5 mili. 5 mili lang. Huwag masyadong malaki ha, mga kabuting ting. Yan. Mga 5 mili lang. Yan, ganyan. Yan. Tapos, kung saan yung guhit mo rito sa papel, yun din yung iguguhit natin dito. Yan. Yan. Yan, mga kabuting ting, no? Okay. Okay. Yan. Naguhitan ko na siya ng bali walong guhit na siya. Tigda dalawa. Yan. Okay, nakikita niyo meron na siyang walong guhit. Pagkatapos yan, mga kabuting ting, dito naman tayo maguhit. Mga 8 millimeters, guhitan nyo rin dito. Yan, ganyan. Kung gusto nyo, pwede rin 1 cm na. Pero sa akin, ayokong masyadong malalim. Gusto ko mababaw lang siya. Yan. Yan, nakikita nyo, meron na siya. Yan. Then, dito naman, yung guhit natin dito, iguguhit natin pababa. Ano pala nakita. Yan. And then, yung lahat ng ginuhit na, yung guhit natin dito sa taas, iguguhit din natin dito sa gilid. Yan. Gilid. Yan. Kita nyo ba? Yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan, may mga guhit na siya lahat. Yung ginuhit natin yan, kakatingin ho natin ang lagari yan. Ito, lagaring bakal. Kakatingin natin. Ito, lalagariin natin to. Dito. Yung ginuhit natin, yung lalagariin natin. Kunting tiyaga lang mga kaputingting sa paglagari dahil makunat to, makunat. Kasama na yung paa ko humawak dito. A few moments later.
Yan, natapos ko na ang lagarin, no? Mga kabuting ting, oh. Nakikita nyo may lagarin na. Ang gagawin na natin kasunod nito, yung maliit na itong pinaglagarin natin, yung ginuhit natin kanina, yan yung tatanggalin natin mula hanggang dito sa ginuhit natin sa gilid. Yan. Okay, tanggalin na lang natin. Siya nga po pala mga kabuting ting, no? Meron din akong isang DIY na ginawa. Isang pait na DIY. Ito yung luma ko na talim ng barina, naputol na kasi yung pinaka-dulo niya. Matibay kasi nabakal itong ginagamit sa barina. Yan. Ang ginawa ko, ginawa ko siyang DIY na pait. Kaya maliit, yan o. Yan yung gagamitin ko rito dahil tamang-tama lang siya sa laki dito. Pantanggal. Kasi kung bibili tayo ng pait sa hardware, 1/4. Ang alam ko, 1/4 ang pinaka maliit doon. Kaya malaking butas dito. DIY lang din to, nilagyan ko ng hawakan. Yan. Ito yung pantanggal natin dito. Magkasukat lang talaga siya pag pinatanggal. Pagkatin natin. Natanggal ko na siya, no? Ayan na siya mga kabuting ting, oh, natanggal ko na. Okay, yan. Okay. Linisin na lang muna natin, no, mga kabuting ting. Para maganda naman siya tingnan. Tanggalin lang natin yung mga tira-tira ng lagari. Malaking tulong to mga kabuting ting kung meron ho kayo nito sa bahay. Malaking tulong to sa lalong-lalo na sa mga kahit sa mga nagtatalo na sa mga tubiro. Malaking tulong to mga kabuting ting. Basta sundan niyo lang yung step by step na tinuturo ko sa inyo. Napakasimple lang ho gumawa nito. Tinatawag ko to siya na uli na tinatawag ko siya na pusit trends. Bakit pusit trends? Kasi pang pusit lang talaga to siya. Hindi mo tong yung tools na ginawa natin to, hindi talaga siya pwedeng gamitin sa iba, kundi sa pangpusit lang. Ipapakita ko to sa inyo mamaya, i-demonstrate ko sa inyo kung paano talaga siya gagamitin, kung bakit kailangan natin gumamit nito. Okay mga kabuting ting, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na pusit. Yan. Kung nakikita nyo yan. Yan. Dalawang klase yan. Ito naman yung isa. Yan. Dito natin ikakabit yan sa sink na to. Yan. Ito may butas na yan. Diyan po natin ikakabit yung pusit. Na ganyan. Kaya tayo gumawa ng ito, improvise o kaya DIY natin na wrench. Gawa ng pagdukot natin dun sa ilalim, mga kabuting ting, no, ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan. Masikip po yan. Hindi mo yan siya pwedeng gagamitan. Hindi mo siya pwedeng gagamitan ng katala o pipe wrench o anumang mga gamit na pang higpit mo riyan. Gawa ng napakasikip ng lugar. Kaya ho tayo gumawa ng ganong klaseng DIY na wrench para madali lang natin siyang ikakabit, no, mga kabuting ting, no? Kaya, yan. Kahit saan, kahit anong klaseng lababo, basta ganito ang pagkakabitan nyo. O kaya ikagaya rito sa kabila, yan. Ito. Yan. Lababo na ubalin. Yan. Granite siya na lababo.
Yan, may butas rin po yan dyan. Ganun din o yan sa ilalim. Masikip din yan. Yan o, titingnan natin sa ilalim. Makitid din yan o, lugar. Hindi mo rin siya pwedeng gagamitan ng yabi tubo, katala, o ano pa mang panghigpit po yan dahil masikip, hindi mo siya mapipihit, ganun. Yun. Kaya dito tayo magsimula sa kabila, no, mga kabuting din, no? Para may maituro ko sa inyo kung paano talaga siya gawin. Yan, kagaya nito. Yan. Paglagay yun natin yan. Yan. Hindi yun natin mahihigpitan yan kung wala tayong kasama. Dahil kailangan may maghawak nito bago mo yan mahigpitan sa ilalim. Kung wala kang wrench na yung kagaya ng ginawa nga natin, no? Na kagaya nito. Mahirapan kayong maghigpit kung wala ito, mga kabutingting. Kaya, tingnan natin, oh, kung paano siya gagamitin, no, mga kabutingting, no? Yan na, mga kabutingting, no, ikakabit na natin to. Yan. Tapos gagamitin na natin to. Gaganyan mo lang yung gagawin mong panghigpit yan. Okay na, mahigpit na mga kabutingting. Yan. Okay, kung makikita nyo, napakahigpit na siya. Yan, naikabit na natin. Simpleng-simple lang ang pagkakabit kung mayroon tayo nito. Pero kung wala ko kayo nito, mahihirapan kayong magkabit nito gawa nang hindi nyo mahigpitan dun sa ilalim ng basta-basta, mga kabutingting, no? Kaya napakalaking tulong ito. Yung DIY natin na ginagawa na pusit trends, yung tatawag ko kasi ito siyang pusit trends, gawa ng sa pusit mo lang talaga ito nagagamit. Kakabit ko na lang yung flexible hose. Ito. Para malagyan na natin ng tubig. Para masuplayan na natin ang tubig ito, mga kapatid. Okay, tapos na. Buksan na natin. Kita mo? Ayan na, mga kabutingting, no? Ayos na. Diba? Napakasimple lang ang pagkabit ng pusit. Napakasimple lang ang pagkabit ng pusit, mga kabutingting, kung meron kang DIY wrench. Okay, may karagdagan pa akong maipapayo sa inyo, mga kabutingting, no? Pag makagawa na kayo ng ganito, butasan nyo rito na magkasya yung ano, ganito, screwdriver dito.
Para kung sakaling maghigpit kayo, pwede nyo panghigpitan na panghigpit gano'n doon sa butas. Itutusok mo lang sa butas dito. Hindi ko na kasi nabubutasan to. Gawa ng... Nang una, wala yung barin ako dito. Hindi ko nga pala na idala dito sa ginawa nating sample o tutorial ngayon. Hindi ako nakapaghanda. Hindi ako nakapaghanda ng barin. Kaya hindi ko na nabutasan dito. Dapat may butas rito. Pero doon sa gamit ko talaga... Doon sa ginagamit ko, may butas dito. Pangalawa, bakal din yung ginawa ko na ganito. Meron din akong ganito na bakal. Yo, pwede rin siyang bakal, tubo, na ganito ang gagawin. Meron din akong isang ganito na tubo naman yung ginagamit ko, mga kabuting-ting. Optional naman to, pero ito, klase, matibay na rin to. Pwede na rin siya dyan. Kasi mostly kasi sa mga ginagamit, sa yung iba kasi na mga ginagamit na pusit, plastic din yung panglock niya. Yung pinaka tawag ito, nut. Pinaka nut niya sa ilalim. Yung inihigpitan mo doon sa ilalim, plastic. Kaya plastic din yung gagamitin mo. Pero kung bakal, meron din ako ginawa na ganito na bakal din yung ginagamit ko. Yun lang mga kaputingting, no? Sana sa video na ito ay meron kayong natutunan mga kaputingting, no? At salamat sa inyong muling panonood. At kung nagustuhan niyo po ang ating video na ito at meron kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel. At pakihit na rin po yung notification bell para magiging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video, mga kaputingting, no? At maraming salamat muli sa inyong panonood at God bless you sa inyong lahat.